after 2 months lang matapos kay ikasal, si Mrs. nagbago? Nagbago na po. Most likely, isa dito sa mga sasabihin niya dahilan kung bakit siya nalamig. A. Matugang ka. B. Mabarkada ka. C. Marami kang bisyo. And then, hindi ka nag-iintrega. And then, ikaw ay babaero at nahuli ka niya. Number 6, nanakit. 7, ikaw ang nanalamig sa kanya, wala ka ng time sa kanya at ang inatupag mo na lang, ML, tropa. Wala po, pero sa lahat po na. Umpisa pa lang, sir, hindi na kami okay niyan. Pinagtitiis ko ugali niyan hanggang pinaparanggay ko siya. Kung anong sinasabi niya sa akin na masasakit. Okay, mayroong picture dito ano na meron kayong kakbayan na isang lalaki. Sino po ito, ma'am? 2019 pa po yan ang sinasabi niya at tinungaling niyan. Hanggang nabubuhay, sir, ako kakatanggapin ko po yan dahil ng sobrang pagmamahal ko po sa kanya, sir. Ay, ganun ba rin siya? Yung biktima dito, ako yung biktima dito, mananakit. Wala akong mababago. Hindi tayo magiging ganito kung alam mo sa sarili mo, matito ka ang tawa. Magandang umaga po, Ma'am Joy. Kasama ho namin si Sir Reynaldo. Regarding nga po dito sa kanyang asawa na si Ma'am Lovely, gusto lang po ni Sir Reynaldo ay magkaroon sila ng maayos na pag-uusap po dito sa barangay. Ang gusto ko lang, Ma'am, na maayos itong problema namin. Ayoko nang palalain pa. Lumapit, Ma'am, ako sa may Rafi Tool po upang humingi ng tulong na ayusin din ang problema namin. Hindi man, Ma'am, ganun kabigat yung kasalanan ko. Para ungkatin niya yung mga nakaraan, 2019, kasal na po kami. Lahat po nung kasalanan noong 2019-20, wala na po yun dahil nagpakasal na po kami. Sinabi nga po namin, tapon na natin yan. Bago po kami magpakasal, pinag-usapan lahat po namin ng problema. Kaya sabi ko nga po, yung kaprasong bagay na yun, hindi na dapat po pinalaki. Ako na nga po mismo, sa kanya, humingi na ako ng patawad, kung ano makako pagkakamali ko, tawarin mo ako. Ganun lang talaga ako, unawain mo ako, pagod ako galing trabaho, galing biyahe. Sa sinasabi niya pong pananakit, wala po akong pananakit at wala rin po akong sinasabing babalatan ng muka. Kumuha po ako ng kutsilyo para tapusin ko na ang buhay ko. Pumunta ako ng CR, asan sila lahat? Asa labas po, ako naiwan doon sa loob. Pumunta ako ng CR para walang, hindi makita ng bata ko anong gagawin ko. Kaya lahat po ng salaysay niya o ano man dyan, dyan po ako naiiyak dahil lahat po puro kasinungalingan. Naiintindihan naman po namin, sir, yung pong gusto ninyong mangyari. Opo. Katulad po ng sinasabi namin noong unang pagkaharap ninyo dito, yes, kung maaari is pag-usapan kung kaya din, yes, naman. No, po. Kaya lang, ang nakikita ko po kasi sa inyo doon is yung nagsasalita kayo tapos hindi nakikinig yung isa. Yes, so kaya doon kayo napalayo. Yes, no po. Pero bottom line, pinaliwanag namin po kung ano yung mga karapatan ninyo sa isa't isa. Opo. At kung ano yung mga kasong pwedeng malabag kung sakasakali. Sinabi mo sa akin na 2019 na i-out na natin yon. Pero pinalabas mo kay Sir Rafi, 2019, wala na tayo nun. Tatlong buwan na tayong wala. Bakit? Meron po kaming charity nun, nung point na yon, 3 months ago na po kaming wala. Yung pong si Jerome na yon, kahit po, ano yun po, wala po kaming, ano, wala po kaming kami. Kahit po mapa-life detector po ako, willing po ako na nagsasabi akong totoo na never ko siyang niloko. So ito, ma'am, yung pinakitang picture. Pinakitang picture, yes, ni sir, na nakaakbay ka doon sa lalaki or nakaganyan. Yes, ma'am. Na, kasi ma'am, kada sinasabi niya, pagka meron akong ganun, lalaki agad. Yung sinasabi niya naman na mga padala na 2 beses, ma'am, utang yun, ma'am, kasi mainiwan niya yung 2 buwan na ilaw doon, tsaka ng tubig. Naghiram po, pero bayad na rin po yun, ma'am. Sabi niya, nire-respeto niya ako. FB ko, ma'am, siya'y gumagamit. Pinahiya mo na ako kay Sir Raff. Huwag mo naman babuhin yung FB ko. Sige lang, salita ka lang. Sino naman nagsabi niya? Ma'am, siya'y sumasagot sa mga ano ko, pati pinsan niya. Tama po ba yung makikipagbalikan ka pa sa sinasabi niya? Kahit portis, ma'am, nilalang lang niya lang. Tama po ba yung sinasabi niya ganyan? So, ginagamit niya po yung account niya? FB ko. Yes, ma'am. Ako, ma'am, gumawa, ma'am. Tapos, eto, ma'am.
Ako ma'am ang gumawa. Hindi, pero pangalan niya po ito eh. Yeah, ma'am. Pero binado po kayo na ginagamit niya. Ginagamit ko ma'am, pero nung time po nito, ayan, pinrint niya, dinelete niya na 'yung mga conversation hindi niya dito sa salita. Hindi pwedeng i-delete 'yon, ma'am. Meron kasi siya diyan. Siya 'yung tignan mo, ma'am. Meron siya diyan 'yung hindi Bernardo Miguel, ma'am, na account binura niya. Kasi hindi ko siya pwede. Kasi inaamin ko. Mamaya ako, mamaya muna, mamaya ako. So, siya na 'yung nagsabi. Tapos na lahat yung 2019, ganito, etc. Bakit kailangan mo i-post ito sa mismong account ko? Para ano, ipahiya mo. Ano ba yung mga pinost niya dyan? Ayun ma'am, yung mga account na kailangan daw isi nila, pinapatingin niya po sa mga nagko-comment na mga kaibigan niya, kumpare niya, pinsan niya, kung sino man ito. Hindi ko kilala yung mga yan. Hindi ko kilala yan. Para po siguro pahiya ako, huwag ma'am. Huwag mo akong kanin. Paano pong mapapahiya kayo dyan? Ano bang nilalaman ano bang, Ayan nga po ma'am, so marami po akong lalaki daw. Ayan po ma'am, sinasabi mo. Nilalagay niya sa comment section, ito mga account mo daw to. Yes po. Not 2014, 2014, 2015, 2000, pero hindi ko na po binubuksan. Okay. I mean, so kung i-open man po ng mga taong yan, ano ba nilalaban ng FB na yan? Sinasabi niya po mga lalaki ko daw. Alin mga po? Dumating po daw sa mga bago po daw ako siya, arami na po daw ako naging lalaki. Eh wala naman po akong picture dito, hindi yung ama lang mga bata. Ayan po. Bakit po kailangan niyang sabihin? Yes, ma'am. Bakit kailangan niya ano? Ginawa niya ako nasa kulungan. Ginawa niya akong patay. Ginagamit mo. Ayan ang kutsilyo na ano mo. Ayan ang pasako. Na sinasabi mo na inano mo. Hindi. Hindi ako magre-reklamo. Guhit ng kutsilyo. Alam mo yan. Ayan, pasa. Na-stress ako sa mga sinasabi mo sa akin. Nadala ako sa ospital. Ex po niya, sa sinasabi ni Sir Rafi, dun sa pitong sinasabi niya na wala kang pananakit. Mm-hmm. Isa na sa isang live-in partner mo, sige nagsabi. Lang. Mamaya ako sasagutin yung lahat ng akusasyon mo. Ang sabi ko sa kanya, nabasa ko yung ano niya dati, yung reklamo niya. Sabi niya, tama naman, may pananakit dun. Mm-hmm. Kaya lang, may bladder kasi yon. Mm-hmm. Ikaw ba, may bladder sa mga nangyari? Sa'yo lang fresh pa? Yung sa akin, ikaw, inabot ng 2 taon. Hmm. Nagreklamo. Sabi ko, oo, meron ako 2019. Anong ginawa mo? So, sino po itong Mary Ann? Ex niya po. Ex. So, sinasabi niyo, nananakit po talaga siya. Na dinideny niya, hindi siya nananakit. Pero inamin po niya. Ilang taon na ho ba kayong mag-live-in bago kayo kinasal? 2 years po. 2 years. So, sa loob po ng 2 years na yun, kumusta ba yung naging relasyon niyo? Hindi po okay. Kala ko po magbabago siya eh. So, bakit umabot pa sa kasalan kung hindi naman pala okay? Yung nga po yung pananakot niya sa akin lagi. Na? Na meron po siyang isi-send sa mga ex ko, kamukha ng daddy ng mga bata. Siyempre ma'am, ayaw ko naman po yung bilang babae na may anak po akong babae. Nasirain niya ako sa ganyan, tapos wala pa siyang katunayan na may lalaki ako kay Sir Rafi Tulpo. Ito ma'am yung sinasabi mo na binidyohan kayo, yes, habang nagsis... Yes ma'am, na siya ma'am. Alam okay. Mo yan. Pero nakita niyo po ba yung video yes, na yun? Yes ma'am, pinakita niya sa akin ma'am. Nakita niya po yung mukha niya doon? Opo ma'am, nakita po. Kasinungaling. O kasinungaling din. Pinakita ko sa'yo. Porn video. About evidence niya, ma'am, ayan, conversation, wala naman yung pangalan niya na ito, pananakit, hindi man pananakit to. Pantal yan, ma'am. Pantal yan? Ito, ma'am, sasabihin nyo. Pantal yan? Asan man mandate niyan? Kung kailan kuha? Wala. So, kailan po ba to, sir? Ito, ma'am, edit na lang, ma'am, yan. Huh? Bago lang, ma'am, yan. Kutsilyo, ma'am. Dalawang. Ang tagal na nito, ma'am. June 19 pa. Napicturean pa man niya, ala na siyang cellphone, ma'am. Ano ba? Ano ba ang ano ng kutsilyo na to? Bakit may kutsilyo? Ano bang istorya ng kutsilyo na? Ma'am, nung time na ma'am na 'yon, nung nagkakuan ma'am ako, maglalaslas na ma'am ako. Papakamatay na lang ma'am ako sa sarili ko. Okay. Wala ma'am akong dadamay sa kanila, sarili ko papatayin ko para matapos na 'yung paghihirap ko, ma'am. So, 'yun ma'am, ko, kaya 'yan ang istorya ng kutsilyo na 'yan. So, bakas niya ma'am. So, ang ibig sabihin, hindi totoo 'yan, ma'am. Gagamitin mo sana 'tong kutsilyo sa sarili ko. Sa sarili yes, ma'am. And then 'yung istorya naman ni ma'am, gagamitin ito sa kanila. Mamatay mama ko. Na naririnig niya naman. Sumusunta ang mama ko. Sige, ganito. Mamatay mama ko. Kayo may kanya-kanyang istorya. Kaya nga hinihinga ko ma'am ng date kung kailan pinicture niya, meron 'yan. Lahat ng picture sa may kwan, meron date 'yan. Kailan ba yan, ma'am? Pakita mo sa cellphone three mo kung asa. 3 weeks po. Asa kanya po yung cellphone ko? Oo. Oh, bakit na-print ma'am kung asa ka? Asa akin yung cellphone? Kinuha ko sa FB. Ha? Na pinost ko yan. Ha? Pinost ko yan. Wow. Pinost? Pinost mo na nasa iyo lahat ng ano ko. Huwag mong sasabihin na hindi ko pinost yan. Ma'am, magkakakitaan tayo kung asa cellphone. Asa yung cellphone ko? Yung sinasabi niya na wala siyang mga kakon, ma'am. Ayan. Oh, bakit kailangan 2019? Ayan, ma'am. Oh, bakit mga kakon niya, ito yung mga kondin mo na kakon niya. Yan ba yung ano mo, ebidensya mo sa akin? Na tapos? Sinasabi mo, may lalaki ako, 2019?
Lovely. So, magkaano ano na ibig niya sabihin? 2019 hindi pa kayo kasal. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung mga ex ko po. Yes, oh. Ex ko po na bakit kailangan niya ilaladlad sa ganyan na publiko na wala naman niloko. Hindi lang ma'am 2000 ka na pagluloko. Meron pa ma'am sa akin panluloko, pakikita ko ma'am. Hindi, pero ma'am question ko lang. Yung mga picture na yon kasi sabi mo hindi pa kayo kasal kasi nitong May lang kayo kinasal, ano? Yung bang mga picture na yon ay hindi pa kayo mag-boyfriend? 2016. Nag-away kami dahil lang sa yung pera na nagbigay akong 3,000, pinangpariban niya. Nag-away kami nun. Kasabi ko, kailangan mo pariban. Unahin mo pagkain. Kasi 3,000 lang yan eh. Alam mo, tinext na agad yung lalaki. Sinyat niya. Ayan. Sabi niya po dito, musta ka na? Ako to si Lovely. Ito nga pala number ko. Usap naman tayo. Sige, sasama na ako sa'yo. Kunin mo na kami dito. Kailan yan, sir? Ito lang, ma'am, ng... Makikita mo dyan, di ba? May date? Oh, makikita din yan. Ikaw din nagsabi. Well, ayan o. Oh, may oras lang ito. Hindi. Kailangan may date din yan. Huwag mo akong ginaganyan ganyan. Dito ma'am. Sa may screenshot ko. Iba na yung number ko dyan. Huwag mo akong gawin. So, sino yun, ma'am? Sino yun? Kaibigan ko po. Kaya kasama ko din sa rider po. Si Yon. Ayan, ma'am. Oh. Gusto niya rin po mag-ano yan eh. Mag-apila. Bakit daw sinama niya sa pangalan na wala naman daw siyang message din dyan? Hindi. Pero ba't sinasabi mo doon na parang kunin niya? Oo. Siya may hawak ng FB ko. Pwede ma'am, niyang, sumagot pwede na niyang ma'am gawin lahat yun. Gusto niya isend. Ang ano dito is nagsama kayo ng ilang taon. Tapos kung kailan kayo ikinasal, parang doon naglitawan yung mga hindi ninyo pagkakaunawaan. Hindi ma'am. Ito po ba'y napag-usapan ninyo within sa inyong dalawala? Yes ma'am. Pinag-usapan namin ang agreement namin para sa yung ayaw, ialis, at yung bawal, ialis. Pinag-usapan ma'am namin lahat yan. Bakit po kayo humantong sa ganitong sitwasyon, ayun sir? Ayun nga ma'am, nung kasal namin na yan, ito pa lang yung unang away namin na umuwi ako na wala akong pagkain. Yun lang ma'am, dahil simula-simula, okay naman ma'am pag umuwi ako, kumpleto. Meron ng kape, meron ng ulam, maagang gumigising. Samantalang itong kwan ma'am, inabutan ko, kaning lamig, walang ulam, walang kanin. So ang nakikita po natin kasi dito ma'am, no sir, yung konting away hindi, na hindi ma'am nila pagkakaunawaan, yes, tulad na sinasabi yung paghahanda, kung kasing titignan mo bilang mag-asawa, no, kailangan yung nag-adjust kayo pareho. Ang kasing nakakalungkot dito is kung kailan kayo nagsama, kailan kayo nag-asawa, nagpakasal, doon makikita yung mga konting bagay, hindi nyo yung napag-uusapan, kaya yes, humahantong kayo sa ganyan. Siyempre yung mag-asawa, maraming adjustment ang yes, nangyayari dyan. Na po, pero kung yung isa, ayaw talagang ayusin yung sitwasyon, talagang wala tayong magagawa dyan, kundi masisira talaga yung relasyon ninyo. Di ba kaya tayo nagpunta dito, ang sabi mo is yes, para magkaroon kayo ng kaayusan. So huwag nating balikan yung dati. Kung kayo po ang tatanungin, ano po yung gusto nyong mangyari ngayon sa relasyon nyo bilang mag-asawa? Sa akin lang ma'am, bilang sa mata ng tao, mata ng Diyos, meron kami sinumpaan sa harapan ng kwan, na ika nga, hirap at ginhawa, pamatayan lang makapaghihiwalay sa mag-asawa. Yun ang po, sinusunod ko yan bilang tao din ako dahil mag-asawa kami. Ayusin lang ma'am to. Yung ayos ma'am na magsimula kaming uli. Lahat ng mga nakaraan na pangit, tapon natin. Magsimula tayong muli. Anong klaseng utak ka? Eh, tignan mo. Bakit kailangan mo pa akong ginaganyan? Kung talagang gusto mo ako, kung talagang mahal mo ako, huwag mo akong papahiya. Tignan mo. Kaya ginagawa sa'yo. Tignan mo rin, pinahiya mo sa akin. At sana pinapahiya ko sa'yo. Nag-comment ako dito, anong ginawa niya sa FB ko. Yung team pinagtawag nila si Rafi sa akin. Anong ginawa? Ni-report niyo, di ba? Oh. 1 month akong hindi pwedeng pumunta doon sa FB na yon. Ano pa? Pinagtatanggol ko yung sarili ko dito rin. Alam mo, pinahiya mo na ako sa lahat ng mundo. Huwag naman sa mismong ano ko, sa FB ko. Ako, diba? Ako, may anak akong babae. Kahit yung mga anak ko na lang. Yun. Isipin mo na lang may na yun, isa. Anak ko na lang. May anak kang babae, bakit ginagawa mo sa akin ganito? Anong ginagawa ko sa'yo? Niloko kita? Oo! Kailan? Kailan kita niloko? 2021 na ngayon. Oh. Never kita niloko, alam mo hindi yan. Puno na ako rin. Eto ma'am, tanong nyo na lang sa kanya. Tama na. Saan siya kumukuha ng pambiling cellphone? Pambayad ng wifi, kuryente, pagkain araw-araw. Okay ma'am, pinaganda ko na yan. Kasi kilala kita. Sinasabi mo, pambayad ng tubig, hindi pa bayad. Ilaw, hindi pa binbayad. Eto, nanay ko, siya nagbayad. Sinasabi mo, may gamit ako. Nanay ko, nag-utang. Kasi lahat ng gamit natin, kinuha mo. Pero karapatan ko, pero never ako nakialam sa mga gamit mo. Bigay mo, bawi mo. Oh. Ngayon, ma'am,
meron akong ano sa police station, before siya magparatitul po, nag-file na ako ng case sa kanya. At ngayon, nagpa-ano, yan, itong 1,000 na po to, pinag-ano-ano po ng mga kamag-anak namin, tag-100 para mabuo yung 1,000. So lumalabas, yes, ma'am. So kailangan yung mag-undergo, yes, ng ma'am, psychological assessment. Yes, ma'am. Ito po kasi yung mga pinakita ko ay sarapi tulpo na pag hindi ko na po talaga lang nangingilig na, ma'am, yung pong binibigyan na po ako ng ano para kumalma. Ayan na po. Narinig mo, ma'am, kung ano yung nais sana niyang sabihin, kung ano yung nais niyang mangyari sa relasyon niyo. Ngayon, ma'am, ano po ba yung sagot ninyo? Hindi, para hindi ako makikipagbalikan sa'yo. Handaan mo yan. Ngayon, ma'am, talagang makikipag-iwalay ako. Kung talagang pwede akong tulungan ni Sir Rapi po na paanal yun, magpapaanal po ako. Rapi, alam mo naman lahat ng totoo, lovely. Humihingi po ako na isa sa'yo pagkakataon, lovely. Hindi isang pagkakataon, pangpito na yan, eh. Pangpito na. Hindi pangpito. Pagod na ako. Tama na. Wala, huwag kang mapagod, babe. Ako, hindi ako sumuko kahit kailan. Gagawa-gawa ka ng ganito. No, pa, hindi pa tayo kasal kung gaano ko ito pinaglalaban sa lahat sa pamilya ko. Iniwanan ko lahat ng pamilya ko para sa'yo. Ngayon, nasa sila. Sambat mo na naman yan? Rapi tulpo kayo ng kasama ko. Wala akong kasama ang pamilya. Yun na nga eh. Nagparapi tulpo ka. Pwede naman pag-usapan. Nag-usap na tayo. Nag-usap na nga tayo. Konting panakon na. Wala ka sinasabi sa akin. Pero nabigla ako sa'yo. Ano sinabi mo pa sa phone? Wala kami pinag-aralan. Sino kaya ako sa atin nung walang pinag-aralan, Ray? Lovely, sa pagkakataon, lovely. Mag-move on na tayong dalawa. Kung talaga mahal mo ako, palayain mo na lang ako. Sige, ma'am, sa ganito na lang. So, nakita naman namin si Sir Reynaldo talaga yung pakiusap niya na mabigyan po kayo ng isa pang pagkakataon. Talagang wala na po ba? Ma'am, hindi na bago sa akin yung ganyan. Okay. Lovely, sa mga kakataon! Okay na po, ma'am. Thank you po. Sir, pasensya na, sir. Wala tayong magagawa kasi po, ayan, umalis na si Ma'am Lovely. At talagang ayaw niya na makipag-ayos ang sabi niya. Parang gusto pa niya, is anonymous. Kahit na, sir, anong gagawin natin? Kung si Ma'am ayaw na niya talaga, wala na po tayong magagawa doon. Kaya katulad na sinabi. Nasalay sa'yo, pamilya. Puro kasi nang alay. O, yun nga, yun. Kaya lahat ang ebidensya na sinasabi ko. Asa na mga dekto. Oo. Sir, ano, kalma ka muna dyan. Upo ka lang, ha? Kumalma ka lang. Sobrang sakit ang ginagawa niya. Emosyon? Sobrang sakit ang ginagawa niya sa akin. Lahat ng mga bukod niya, puro kasi nang alingan. Alam ko na gagawin niya. Kaya binura niya lahat ng conversation niya doon ang sinasabi niya. Sige. Sir Reynaldo, sa ngayon, wala tayong magagawa. Talagang ayaw na po ng asawa niyo. So, ano po yung plano niyo na lang po? Mag-i-enjoy pa rin ako sa kanya. Sige po. So, yun, sir. Maganda yon kung talagang siyempre, mahal mo yung asawa mo. So nasa sa inyo po yon, ha, kung paano nyo po gagawin, kung paano nyo maayos, ha? Sa ngayon, babalik muna tayo ng Manila and then sabihan mo lang kami kung ano pang tulong yung pwede naming itulong sa iyo, ha? Yes, po. So ngayon, kalma ka lang muna, siguro palamigin mo yung sitwasyon. Kung talagang mahal mo yung asawa mo, gawin mo yung tama, gawin mo yung dapat, ha? Mag-iit ayaw. Mag-iit. Maraming salamat, sir. Ma, maraming salamat po sa oras. Opo. Sige po. Maraming salamat po. Rapi, maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa akin. Nagkaharap po kami sa barangay, sa lugar ng asawa ko. Talaga pong hindi na pumayag na magsama pa kami. Talagang umayaw na po. Umaasa po ako na darating ang araw, magbabago isip niya, na maghihintay pa rin po ako para sa kanya. Maraming salamat po, Sir Rapi.